Kapag may ano, natutuksong gumawa ng masama. Yan. Huwag niyang ano, sabihin. Huwag niyang sabihin daw. Okay, ano din sinasabi natin? Tinutukso ako ng Diyos. Ganun ba yun? Tinutukso ng, ako ng Diyos? Kasi hindi pwede matukso ang Diyos at hindi rin niya tinutukso ang kahit sino. Ibig sabihin, pag sinasabi natin na nangyari sa atin, sinasabi natin, eh kasi ang Diyos ang nagtutukso sa atin. Diba? Parang ganon. Pero sinasabi rito, ang Diyos ay hindi nagtutukso. Diba? Ang Diyos po natin ay hindi nagiging temptation sa atin. Sino, ano ba nagtutukso sa atin? Sa mundo natin na nagtutukso yung ano, evil? Yes. Hindi ang Diyos. Diba? Hindi Diyos ang nagtutukso sa atin. Diba? Kaya sabi nga rito, 13, pag may natutuksong gumawa ng masama, huwag niyong sabihin, tinutukso ako ng Diyos. Isang ganun nga daw eh. No? Kung baga kung meron tayong tinutukso na, alam na natin tinutukso sa atin, no? Ang ginagawa na natin. At sinasabi daw natin, isa sinasabi natin, talaga tinutukso ako ng Diyos. Ganun ba? Ano yan? Evil yan. Oo nga, pero minsan na sinasabi natin, tingnan nyo ha, kahit noon, no, kung Christian pa tayo o hindi tayo Christian, pag meron tayong tukso sa atin, ginawa natin, ano sinasabi natin? Ang Diyos ang siyang ano kasi, no? Tinutukso ako ng Diyos eh. Di ba? Parang ganun eh. Pag sinabi natin, ang Diyos ba talaga nagtutukso sa atin? Hindi. Hindi. Ang sinasabi natin, ang Diyos ay hindi pa nagtutukso sa atin dahil ang Diyos ay patuloy na nagmamahal sa atin. Di ba? Hindi Diyos ang siyang nagtutukso sa atin. Kaya ang sinasabi pa rito, huwag niya yan. Ganun. Hindi pwedeng matukso ang Diyos at hindi rin niya tinutukso ang kahit sino. Okay, verse 14, sabi nga, ano, natutukso ang isang tao pag na-attract at ano, at nadadala siya ng sarili niyang pag, ano, pagnanasa. Diba? Sabi nga, natutukso ang isang tao pag nag-a-attract at nadadala siya ng sarili niyang pagnanasa. Tama yan, di ba? Bakit tayo natutukso? Ah. Eh, alam natin, may mga natutukso, di ba? Sa tao natin, iba-iba mga tao nung natutukso sa atin eh. Pero minsan tayo doon, natutukso ang isang tao pag na-attract tayo at nadadala siya ng sarili niyang pagnanasa. Pagnanasa po natin. Tingnan nyo. Okay, nasa Hong Kong po tayo ngayon. Sino ba nagtutukso sa atin? Sale. Bakit kami nagtutukso sa atin? Sale, kaibigan. Oh, okay, iba-iba ha. Misa nagtutukso sa atin, yung mga friend natin, pwede. O kaya misa yung amo nyo nagtutukso. Bakit? Kasi meron gusto namin sa'yo, di ba? Eh tayo naman, alam niyo tayo, kung Christian na tayo, iniisip natin, di ba? Alam natin. Ako ba talaga kung tutukso? Pwede gawin yan, nagtutukso nga ako eh. Pero bakit nga nangyayari yun? Bakit ba tayo nagtutukso talaga? O kaya naman, minsan, tayo minsan nagtutukso. Tayo, di ba? Bakit tayo nagtutukso? Minsan kasi, nalalaman natin, di ba? Ay, dapat magtukso ko rito sa kaibigan ko. Bakit? Para yung pare ko, ay yung pera ko, mag-inom sa akin. Minsan ganun eh. Di ba parang ganun? No? Ibig sabihin, meron kasi tayong gustong gawin para mangyari sa atin kasi nagtutukso lang tayo lagi. Pag ganun. Pero sinasabi nga, ang mga tao po ay nagtutukso talaga sa atin. No? Pero dahil alam natin ang Diyos ay patuloy po nagmamahal sa atin, pero tayo po ay nagtutukso dahil sa Diyos nga. Hindi. Ang ginagawa kasi natin, minsan yung ating isip, ang ating isip sa kayong heart natin. Bakit iba-ibang mga tukso natin meron sa atin? Sino yung meron? Merong sexuality. Sexuality, ano ba? Pride. Money. O ano pa, yung mga money. Kasama yan eh. Kami siya parang, ano ba yan? Ba't ganang nangyari sa kanya? Sabi mo, ang pamilya ko na naman. Ano ba nangyari naman sa mga ganyan ko, di ba? So, iniisip mo, sige, parang ang mga money ko talagang dumami. Marami pa, no? Parang gano'n. Anong gagawin mo? Sabi siya, gagawin mo, ah, alam ko na. Di ba, gagawin mo, parang gano'n. Ah, gagawin ko ganito para matukso ko itong mga to. Parang gano'n.
Pero sinasabi po natin, di ba, sinasabi po sa atin, kung meron tayong subok, subok po natin, alam natin na ano, tayo po ay may reward, may pangako sa atin ng Diyos, talaga dapat, alam po natin yon. At ngayon, kung mangyari bang, ay, dapat magtukso ba tayo? Kasi ganun eh, huwag nga daw eh. That's why, in 40, natutukso ang isang tao pag nasa, na, na-attract nga tayo, na-attract at nadadala siya ng sarili niyang pagnanasa. That's why 15, sabi nga, at pag nabuo ang pagnanasa, nanganganak yun ng ano, kasalanan, at pag malaki na ang kasalanan, tuloy-tuloy na yung sa pamatayan. So ganun pala yun. Ibig sabihin, yung mga tukso natin, pag ginagawa pa rin natin, o yung mga tukso pa rin ginagawa, ano nangyayari sa atin? Okay, sabi nga, at meron lagi may attack tayo, di ba? Kasi sabi nga, eh talaga meron tayong mga kasalanan po natin. Ipapatuloy ang kasalanan natin. At ano mangyayari doon? Ako, baka mamatay na tayo. Manganak. Tolen. Nga, diba? Pero sinasabi nga, una nga, no? Kung meron ng tukso, super rin ang ginagawa sa natin. Ano nangyari sa atin? Kasi kasalanan, nagdumadami lagi. Oo, parang ganun. O kaya, ang nangyari naman, no? Tayo magtukso para magpuan natin mga iba. Parang ganun din yun. Dahil saan? Dahil sa ating mga kasalanan din. Di ba? Pero, ano pa mangyayari sa atin? Sinasabi nga sa atin, ay ano, malalaman po natin, na bagamat, di ba? Bakit ba tayo, nag-attract talaga? Pwede siya nang mga, ba't ba tayo nag-attract? Marami. Nag-attract sa look, sa pera, oo. Sa pride, o sa, sa pera. Hindi, okay lang. O, ano ba mga tukso ginagawa natin? Okay na yun, sa Hong Kong, ibe, puro babae naman yan, di ba? Pero minsan nagtutok siya pag may mga girl, ay may mga boy, di ba? So sinabi mo, yung asawa kasi naman nila nasa ebe. Kaya nga. Kaya gusto na iba, nagtutok sila, di ba? Oo nga, maraming ganun eh. Iba dito, lalaro. Oo, oh, ito naman, mga ganyan, bakit nagtutok siya yung mga iba? No? Pag sinabi nila, di ba iba nagtutok siya? O sige, parang pera mo maging okay na, magkaroon tayo ng ano to. Mucha ganun ba tong ito ano? Iba 'yon, iba ibang ginagawa natin. Iba naman ang ginagawa. Nantok na nagtutok siya tayo. Ay, mga ganun, 'di ba? May gambling o kaya anong gusto mo? Bisa kahit na meron tayong business, ang ginagawa natin. Short pa rin. Oh, minsan ganun pa rin, no? Ginagawa natin, tukso pa rin natin. Kasi sabi mo, may business nga ako, pero ginagawa natin. Kailangan yung mga magtukso na ako. Parang ganun, no? Para magawa natin yung mga gano'n. Pero sinasabi ko, hindi po dapat yun, no? Hindi dapat mangyari sa atin yun. Oo. Kasi, may norma pa rin. Oo, di ba? Okay, tingnan natin, ha? Okay, verse 16, sabi nga, huwag kayong magpaloko. Di ba? Sabi nga, huwag kayong magpaloko. Mga mahal kong kapatid, sabi ni James, no? Kaya kayo, no? Kayong mga kapatid, dahil kayong mga Christian na, sabi niya, huwag na kayo magpaloko. Di ba? Huwag na magpaloko. E bakit pa tayo minsan lagi na nagpapaloko? Sa sobrang bait, Pastor. Sobrang tiwala. Ikang ganun eh. Day, parang ikaw, Day. Nagpapaloko ka sa amo mo, Day. Ikaw nga, gawin na namin isang po. Kaya diba, sinasabi natin, may mga nagtutukso sa atin, iba, parang ginagawa pa rin natin. O kaya naman, mismo tayo gusto natin magtukso tayo. Para bakit mangyari yung mga yun? Di ba? Pero sinasabi nyo, huwag daw eh. Kaya nga sa verse 16, sinasabi, huwag kayong magpaloko. So, huwag na kayong magpaloko. Kasi kayo ay nagsasabi nga ni James, no? Mga kamahal kong mga kapatid. Diba? Kaya sabi nyo sa 17, galing sa Diyos ang lahat ng mabuti at perfect na regalo. Diba?
sa merong jeep ang ating Diyos. Hindi yan si yung mabuti, yung mabuti at perfect. Mabuti. Love ba yung love, mabuti? Oh, love pa rin. Respect. Okay, no? Yung gift niya talaga, merong gift talaga sa atin. Pero minsan sinasabi natin, ay meron yung gift talaga mga tao eh. Pero minsan, yung gift niya, minsan hindi naman tama. Ay, minsan hindi siya perfect yung mga gift. O minsan merong nagre-regalo sa atin. Diba? O kaya yung iba, kaya tayo nagre-regalo para magbinigay na natin, nagre-regalo para magawa natin yung mga iba na tama. Diba, parang ganon, diba? Kapalit. Oo, parang ganon. Mm-hmm. Pero sinasabi nga dito, ang Diyos ay meron talagang perfect and deep po talaga sa atin. No? That's why 17 says, yan, galing sa Diyos ang lahat ng mabuti at perfect na regalo. Siya ang Ama na gumawa ng mga ilaw sa langit. Hindi siya nagbabago at hindi siya nagiging cost ng dilim dahil sa pagbabago. No? So, sino yan? Yung ating Godfather? Sino pa? Jesus Christ and the Holy Spirit? Ibig sabihin, di ba? That's why yung ating buhay, di ba sinasabi sa atin, dapat patuloy tayong mag-grow ang ating buhay. Dapat patuloy nang lumago ang ating buhay. Bakit? Kasi alam natin bakit kailangan mag-grow tayo. Kasi nga, di ba? Sabi, mag-grow talaga tayo. And we know we have an eternal life po natin. Ang Diyos ang ating Savior. Yes, amen. And also, dapat alam po natin na meron tayong Holy Spirit natin. Di ba? That's why, minsan kasi, nagtutokso tayo pag meron tayong isip. Minsan ganun eh. Masamang bala. Pag may isip ka, nagtutokso tayo. Di ba? Tignan nyo, minsan, di ba, pag naisip mo na, aba, ganun nga, ganun pa gagawin natin ah. Sa isip mo lang yun. Masamang bala. Pero minsan sinasabi mo, ay, yung heart ko, gina pa lang heart ko, dapat hindi ako mag-ano. Hindi ako magtutokso. Minsan ganun. Kaso sinasabi mo, isip mo ganito. Pero sinasabi ng Holy Spirit, ang siyang patuloy na nangunguna sa atin para malaman yung ating, mag-grow yung ating mind, mag-grow yung ating heart, mag-grow yung ating body rin. Di ba? Para kahit na tayo may mga tukso, hindi natin pwedeng gawin yon. Ibig sabihin, dapat hindi tayo magpaloko. Diba? Huwag tayo magpaloko dahil tayo ay minamahal ng ating Diyos po natin. That's why, 80 sabi rito, plano talaga ng Diyos na maging anak niya tayo sa tulong ng salita, sa tulong ng salita ng katotohanan para maging first tayo sa lahat ng mga nilikha niya. Ibig sabihin, di ba, alam po natin na meron mga tao lahat, pero kung alam na natin si Jesus Christ, no, nag-confess na tayo, di ba, kung meron tayong nag-talks pa rin tayo, pero sabi nga, tayo ay nagkakasala, pero ang Diyos siya nag-forgive sa atin, ang Diyos ang patuloy na papatawad sa atin. Di ba? At dahil alam po natin na tayo naging ano na, naging panganak na, nanganak na sa mahina, atin. Naging mahina tayo. Oo, di ba? Bagamat, sabi nga na ano tayo, tagdon, minsan parang, hindi tayo nagiging ma... Hindi nagiging, tawag nito, mahina ba? Oo, mahina, di ba? Pero alam natin, ang Diyos ay patuloy na nangunguna sa atin. Amen. Dahil ang Diyos ay, pagkamat meron pa sa atin ng kailangan, meron talagang perfect gift sa atin. Ang Diyos po natin. Di ba? That's why it says, para maging first tayo sa lahat ng mga nilikha niya. No? Sabi nga, meron na tayong nilikha ng Diyos eh. Di ba? Dahil na kung naging Christian na tayo, nilikha na tayo ng Diyos. Kaya minsan, para malaman natin yun, di ba? Kung hindi pa natin alam yung mga tao, dapat patuloy tayo mag-evangelism pa rin eh. Pero minsan nga, nangyayari sa atin, ang ginagawa ng evil yan eh. Nagkakaroon tayo ng mga tukso. No, sa mundo, kasi pag nabasa po natin Romans, di ba? Romans 12, 1 to 2, nandalaman po natin, ang mundo po natin, minsan may mga style eh. Style of, Intention. Style ba yun? Sorry ah.
ng mundo, iba-iba, no, ang ginagawa. Pero sinasabi nga, huwag tayo magtukso talaga. Magpatukso. No, kung meron mga tukso, dapat magpaloko na tayo. Huwag magpaloko. Magpaloko talaga magpaloko. At ang hindi magpaloko. Huwag magpaloko. Sabi nga rito, sorry ha, 16. Sabi nito, huwag kayo. Sabi nito, huwag. Sabi nito, huwag kayo magpaloko. Huwag kayo magpaloko. Paano na ba sa kung naloko na? Pag naloko ka na, bawi yan. Okay, siyempre mag-confess ka rin sa Panginoon, di ba? Hmm. Alam natin yon. Pero bakit minsan, alam na natin, pero ginagawa pa rin natin. Bakit? Ayun na yun, ayun ang naloko. Basta paano ikaw ang naloko? Sabi mo na kasi parang ako. Ginagawa pa rin kasi parang ano na eh, yung parang nalulong na dun eh. Oo nga. Bakit? Dapat anong kailangan? Dapat parang ako, ganun. Naloko siya. Diba, sabihin natin siya, sabihin natin kung bakit. Parang pinapatamaan mo yung sarili mo, Emma. Hindi naman pwede sabihin nyo na, ay, naku, ganyan na yan, yan mo yan, bahala na siya. Hindi naman ganun. Sabihin nyo lang muna, diba? Kausapin nyo muna. Kung bakit? Forgive nyo rin sila. Forgive nyo rin sila para malaman din nila na siya ay, o nga pala, no, yan ang nangyayari sa akin. Dahil sa ating isip din, isa sa ating damdamin. Diba? Atin na nyo minsan. Atin na nyo ito. Alam nyo, sa Hong Kong, puro babae. Konti lang naman mga babae. Ang mga lalaki, konti lang talaga. Pero ano mo nangyari sa atin? Isang mga iniisip natin, iba eh. Paano iba ba ka? Yung parang judgment na dyan. Isang mayroon ka sinasabi. Ah, tama. Ganito gagawin ko ha. Ano, meron pa una yung mga sexual. Sexual. Yan. O, ganun nangyayari. Isang diba, tinitin ako dati, may tinatanong ko sa sa araw, di ba, tinatanong mga iba. O, kumusta ka na? Asan ka ngayon sa Hong Kong ka na? Okay. Kasi yung ano mo, yung husband, oh, opo, okay, oh, oh, okay ng mga husband ko. Isang ganun eh. Tapos after one year, tatanungin ko siya. O, kumusta na yung husband mo? Sabi niya, ay, naku, pastor, ayoko na. Bakit? Para wala na. Tapos yun naman, bakit? Eh, kasi ano eh. Ano yun? Iba, magdalawa to. Iba nang sinasabi niya. Eh, kasi yung husband ko, nangyayari yun sa akin. Parang gano'n nangyari. Gano'n gano'n. Pero minsan may sinasabi isa, pag tinanong ko, kung sino yung husband mo, sabi niya, ay nako, okay lang naman husband ko, pero dahil sa akin, nasa Hong Kong ako, baka pwede pa rin ako maging boyfriend na iba. Parang gano'n. May naisip gano'n eh, no? Bakit? Para malaman ko siya, kasi para magkaroon pa ako ng pera, para ginagawa ko. Extra, yun. Extra. Yung mga gano'n. Extra income, pastor. So gano'n yun, no? Kaya iba nagtutokso talaga ng gano'n. Di ba para malaman nila yun? So that's why, na sinasabi nga, ang Diyos ay talagang merong pangako sa atin, meron ding reward sa atin ng Panginoon. Kaya dapat magdayang malawag, huwag kayo magpaloko talaga. Chinese. Di ba? Huwag magpaloko. Huwag tayo magpaloko. Huwag tayo magpaloko. Dahil alam natin, ang Diyos po natin ay na mabuti sa atin. Hindi po nagtutukso ang Diyos natin. Di ba? Dahil ang Diyos po ay mayroong perfect will din sa atin. Diba? At alam din po natin, ang Diyos ay patuloy pong tumutulong din sa atin. Tama? Amen. Diba? So sana po ganun, oh, na kahit na nasa Hong Kong po tayo, may pangako tayo, mayroon tayong mga trabaho, alam natin, ang Diyos ay mayroong pangako talaga sa atin. Amen. Diba? At alam natin, kahit anong mangyari sa atin, because of our eternal life, no, tayo po ay sa heaven pa rin talaga tayo, kahit anong mangyari sa atin. Amen. Diba? So sana po, gano'n, no? Hindi naman tayo pwede maging judgment sa kanila. Hindi. Pero lagi natin pinapanalangin, no? Let's be pray sa mga iba, sa members po natin, sa mga friends natin, and also sa ating family po natin. Kahit na ano nangyari, kahit yung mga husband natin, panalangin natin yun, yung mga anak natin, patuloy natin panalangin. At gago, huwag tayong patuloy din magtukso tayo. At huwag din natin gawin yung mga natutukso ng iba. Tama. Amen. So, yun po para sa atin. O nga, Lord, talagang Diyos ang siya nangunguna sa atin. Diyos ay pangako sa akin ng Lord. Di ba? At alam natin, meron din tayong reward sa atin. Dahil ang Diyos ay patuloy na tumutulong din po sa atin. Amen. So, the Godfather, the Lord Jesus Christ, and in our Holy Spirit po natin. No, para maisip natin, mag-grow ang ating isip, mag-grow ang ating heart, o emotional natin, o damdamin natin, at mag-upang ating body po natin.
heart and mind. So, yun lang po. Sana po, mga Lord, no, kahit po nasa chatting tayo, no, sana natin, Lord, ano ba nangyari mga iba? Diba? Parang ganun, no? Okay, nangyari pa ibang mga group natin. Magpatuloy pa rin po tayo, no? Dito sa chatting, siguro patuloy pa rin tayo mag-evangelism, di ba? Patuloy tayo mag-share sa kanila dahil alam natin meron tayong faith po natin. No? Dahil ang Diyos pa rin patuloy na kumikilos at nangunguna sa atin. So, Amen. Okay, let's pray. Let's pray. So, maraming salamat sa after na ito, Panginoon. Lord, alam po namin, minsan may mga tukso po kami o may mga tukso na nagagawa po namin. Pero Lord, kung mong pinagkakasala po kami, Father, we know that your God will forgive us. Kaya Lord, kami po ipatuloy po mag-confess po kami, Panginoon. And we know, Lord, na kayo po ang Diyos na Diyos na amin pong nagpagligtas, Jesus Christ. Lord, alam po namin na patuloy pong nagmamahal sa amin. Kaya Lord, alam po namin kayo po ang Diyos na tumutulong po sa amin. Lord, kaya Lord, huwag po kaming magpatuloy kami sa mga tukso po namin. And we know that we have a trial, so God. And also Lord, you have a reward sa amin. And also yung pong gift ay perfect sa kami sa amin, Panginoon. Dahil kayo po ay Diyos na hindi tumutukso, Panginoon. Kayo po ang Diyos na at patuloy na nagkabuti rin po sa amin, Panginoon. Kaya Lord, maraming salamat sa after na ito. At patuloy po kami mas at patuloy po kami mag-feed, manalangin. Lord, talagang siguro mag-evangelism pa rin po kami sa mga tao po namin, Panginoon. Hindi po nandito po kami sa home. Mag-isa mga aming amo, Lord, pinapanalangin din po namin, Panginoon. Kaya rin po ay maging Christian na rin sila, Panginoon. Thank you, Lord. In this name I pray. Amen. Amen. Sabitin natin, bless the Lord. Bless the Lord of my soul. Malinaw, loud and clear sa message na naparating sa amin. Sa amin, salamat po Pastor. Salamat sa wisdom na patuloy na binibigay ni Lord kay Pastor. We're blessed na nandito po kayo sa amin ngayon and salamat sa mga pagsubok na ating nararanasan na kung saan na pagtutubayan natin na kasama natin si Lord. Amen. Amen. So,